mixer kadena o mortar mixer na bi-transmission. So, ito yung kadena. Okay? So, bago mo pala pala yan, ipapakita ko sa inyo yung specification. Same specs lang sila. No? 8mm flooring, 8mm siding. No? Ito yung siding, 53 inches diameter. Kung ano yung kapal ng siding niya, ganun din ang kapal ng flooring niya. Same lang din dito. Ang pinagkaiba nila, ang nagpapaandar sa kanila, ha? May transmission, merong different, may transmission, merong kadena. So itong nakikita nyo ngayon dito ay ito yung kadena, no? Yung kadena na yan, ayan, makikita nyo, may sprocket yan, differential sprocket, no? Yan. Okay? Madali yan. Madaling paandarin. So, kamay lang ang gamit mo, paandar yan. Ayan, yung kamay ko. Ayan, paano ko? Paandar na siya. Okay? Ngayon, dito naman tayo. Ito, mortar mixer, transmission. So, ayan, makikita nyo, transmission siya. Okay? Sineset namin siya sa primera. Ayun, kung makikita nyo dito, sa spot na yan, inispatan niya ng welding. Nakaset siya sa primera. So, same specs lang din siya. 8mm ang flooring niya. Ganon din yung siding niya. No? Magkasing kapal, parehas lang ang ginamit na bakal. Steel shafting, molye. Yan yung molye niya, ganyan kakapal. No? Ganon din. No? Ano ba yung mas sulit, no? Ang ano na lang kasi dito, sir, ang usapan na lang tungkol diyan sa dalawa na yan, no? Ay yung maintenance. Ano ba yung, kasi kung dito ho kayo, maki-maintenance ho yan. Bakit? Kasi ang transmission type, no? Hindi naman siya ganun, mukha lang siyang magandang tingnan. Mukha lang siyang heavy duty tingnan. Kasi naka-transmission. Dito kasi naka-kadena, naka-sprocket. Ang ano kasi diyan, pag nasira ito, no? Kasi itong mga transmission na to, 'yan. Surplus lang ho 'yan, no? Hindi naman ho kami ang gumawa niyan. Kaya pag nasira ho ang gear niyan, mahal hong magpaayos. Okay? Pangalawa, bibihira na ho ang piyesang merong ganyan. Yan. Kaya ho, kapag yan nasira, mahihirapan na ho kayong magkakaproblema na kayo nyan kung may mahahanap kayong gear. Pangalawa, magkano ang magpagawa ng transmission. Okay? Ginan nyo ho yan sa mga mekaniko. Alam ho yan kung magkano ang presyo ng transmission ng labor nila. No? Dito, sa kadena, yan hong kadena na yan, ina-adjust lang ho yan. Para lang ho yung kadena ng motorsiklo. Okay? Tapos, kapag ho ang sprocket nyo, tumalim na, masyado ng matalim, palitin na ho yan. Ngayon, may mabibili ba yan? Meron ho. May mabibili ho kayo sa amin yan. Okay? May mga mabibili ho kayo sa amin ng kadena at sprocket yan. Kaya ho, ito ang mas pinupush namin na bilhin kesa sa kesa sa transmission. Yan. Kasi yung thickness nung bakal nila, parehas na parehas lang. Nagkaiba lang ho siya dyan. O, ito, transmission. Ito naman, kadena. Kasi o, parehas lang ho yan. Ang nagpapaandar lang ho dyan, 5 horsepower electric motor. So, yung puwersa ho nun, yun lang ho ang nagdidikta sa pag-ikot nyan. Okay, gets ho? O. 5 horsepower lang ho ang nagpapaandar dyan. No?
Kaya yung lakas ho ng 5 horsepower na electric motor, yun lang din po ang magiging pwersa ng arm niyan pag umikot yan. So, kasi ang difference nila, no, the difference ng presyo nila is almost 6,000 na medyo mahal ito. Kasi may propeller yan, may transmission yan. No? Mukha lang ho itong heavy duty tingnan. Pero sa maintenance ho ng transmission, medyo mahihirapan kayo niyan. Pero nasa sa inyo ho yan, no? Kung kaya nyo ba yung presyo pag nasira yan. Okay? O kaya may available bang gear yung transmission niyan kapag nasira yan. No. Hindi katulad dito kapag ho ito nagkaroon lang ng yun nga napudpod after 2 years, 3 years ng pagkakagamit nyo, magkakaroon na ho kayo ng pampalit. Pwede ho namin ipa-LBC yung sprocket, kadena, madaling-madali ho yan ma-avail dito sa amin, dito sa ABM 18 Hollow Block Machine Fabricator. Yun lang naman, kasi magtatanong, ano ba mas maganda? Sir, kung anong mas maganda, kung anong mas sulit, masasabi ko, mas sulit ang kadena. Less maintenance mo siya, available lang sprocket, tsaka ano, ang kadena sa amin kumpara dito. Pero choice nyo yan, kung anong mas prepare nyo, wala hong pumipigil sa inyo, kung ano para sa inyo ang mas masasatisfy kayo. No? Yan. Same lang yan. Kung ano yung kapal ng flooring, kapal ng siding, pares lang din yan sa kadena. Okay? Ganun lang din yan. Pati sa molye, pati sa shafting, lahat yan. Parehas lang yan. No? Kaya kung ako sa inyo, chain type na ho ang bilihin nyo. Mas advisable ko, chain type. Less maintenance, less hassle yan. No? Kahit kayo, kaya nyo magpalit ng kadena, kaya nyo magpalit ng sprocket. No? Kumpara mo dito sa transmission. Hindi lahat kayang gumawa at mag-ayos ng transmission. So,